5 plus 6 plus 4 equals 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkili sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Meron hong inilunsad mga kaibigan ang hanay ho ng Philippine National Police. At kanina bago ho tayo mag-start, sinubukan ho natin tawagan si People's General. Ito ho si Chief PNP, si General Ilyasar ho mga kaibigan. At meron hong inilunsad ang PNP. Ay ito ho yung body cam o yung body camera system na magsisilbing mata at saka ho tainga ng publiko doon sa ikakasahong police operation. Alam nyo, napakatagal na hong programa ho yan ng Philippine National Police ay yung body cam, dahil kung natatandaan nyo, nung nakaupo pa si GPNP dyan ho sa QCPD, at nakipag-usap na ho yan kay Mayor Joy Belmonte, kumbaga para tulungan ang kapulisan. Kumbaga kulang ho kasi yung budget eh. Diba dun ho sa pagbili o pag-provide ho mga kaibigan ng body cam. At pinangunaan ho yan ni Chief PNP Guillermo Ilyasar yung launching ceremony, ha, yung body cam, dyan ho sa Camp Crame sa Quezon City. Eh dahil nung magkaroon ho ng insidente yung pamamaril, kumbaga hindi na ho natin babanggitin kung sino pa ho mga polis ho yun na nag-iinit ho ang ulo agad. Kung sino man ho nakaupo ho ng chief ho ng PNP at naandyan ho yung hinasabing abusadong mga polis. Eh diba dyan ho sa Caloocan noong 2017 at bukod pa ho dito yung body cam, itong body cam system, para ho sa mga polis o mga kaibigan, para maiwasan yung sinasabing aligasyon ng extra judicial killing. Kumbaga dito nanghihimasok ho agad ang tanggapan ho ng Commission on Human Rights na naaabuso, at kung meron hong body cam at kumbaga magsisilbing search arrest warrant, at yun ho yung magja-justify ho dun sa korte kung legit yung operation o kung wala hong nilabago si mamang polis. Eh kasi at alam naman ho natin na kapag ka ho nagsasagawa ho ng drug operation at wala hong nakuha dun ho sa suspect, yung ilang kapulisan, sabi nga ho nila, hindi ho tinaniman ho yan eh. Meron ho nilagay ho yan para ho bumigat ho yung kaso. Diba? At gagamitin ho yan dun ho sa anti-illegal drug operation at para ho mabantayan kung talagang legit ho yung kanilang operation. And tanong ho dyan, magkano ho uubusin hong pondo ho dyan ng Philippine National Police? At malaking pondo ilalaan ho dyan. Dapat ho yan na kumbaga supportahan ng ilang mayayamang LGU yung kanilang kapulisan, dahil sunod-sunod ho kasi yung pamamaril. At kagaya ho yung binaril ho dyan yung matanda, abay palibasa ito nag-trending ho sa social media. Eh napakarami ho mga politiko. Diba na dumadalaw ho doon. Eh, kasi ho, kumbaga national issue at lalo na ho ngayon, napapanahon ho mga kaibigan, kumbaga na nalalapit na ho yung eleksyon, lalo na kapag humang ganyang national figure ho pinag-uusapan, yun ho yung pagkakataon para ho makisausaw yung ibang politiko. Ngayon, balik ho tayo at dito ho sa plano ho ng PNP, ito dapat ito, supportahan ho ng Congress o kung sinong mayor ang nakakasakop po doon mga kaibigan. Kasi ang laking tulong ho niyan, yung body cam na yan. Dahil nung magkaroon ho ng insidente dyan ho sa QCPD, kumbaga hindi ho nagkaintindihan
yung tanggapan ho ng PDEA at saka ho ng QCPD Police, eh nagkaroon ho ng mis-encounter. Diba? Pero kung meron ho yung body cam, yun ho yung magpo-provide ho dun. Karex, depende ho yan eh. Eh ang problema ho kasi niyan, kapag ka ho si mamang police pa rin, ang sumabit ho dun, pwede rin ho nilang baligtarin yung kopya nung body cam. Kaya nga yung CCTV, di ba kapag ka ho meron ho nga insidente mga kaibigan, laging ang tanong ho ng investigador, eh meron ba hong CCTV ho ron? Pwede ba ho tayo mag-request at kumuha ho ng kopya doon ho sa barangay para makatulong doon ho sa nangyaring insidente? May mga ganun hong version ho eh. Eh, ang problema ho kasi minsan kapag pupunta ka dun ho sa police station, eh sasabihin ho sa'yo, eh teka, wala hong gasolina ho yung sasakyan ho ni mamang police eh. Diba? Kapag alam ho nila na wala hong kakayahan yung nagre-reklamo, pero kapag alam ho nila, ma-impluensya, mabilis ho yung proseso. Kaya nga minsan eh, yung ibang police, diba, na gumagawa ho ng mabuti, abay napapasama ho dito. Noong panahon ho ni, ano, ni Ping Lacson, kung familiar ho sa inyo, nung ginawa ho siyang chief ho ng PNP, kumbaga nagmarka ho yung pangalan ho ni Ping Lacson, yung stop corruption, di ba, yung pagtanggap ho dun sa payola, eh talagang nilinis ho niya yung hanay ng Philippine National Police nung siya ho naka-assign na chief ho ng PNP at ginamit ho niyang slogan ho yan, di ba? Yung hindi ho pagtanggap ho dun sa pork barrel at napakarami na kumbagay natuwa ho nung panahon na yon at ngayon nga barang may mga usap-usapan ho ngayon sa Senado eh para bang may binubuo na team. Ay ito ho si Ping Lacson at saka ito ho si Tito San, ha, si Ping at saka ho si ha Senator Tito Sen, alam niyo napakatagal na ho at hinug na si Tito Sen. At siya naman, kumbaga, nasa level lang ho ng Senado at hindi ho siya umaangat. Kasi mas sure win kapag ho sa Senado lang ho siya tatakbo. Ngayon, ang CST ho dito, balik ho tayo mga kaibigan, kung familiar ho sa inyo, kagaya ho dun sa kaso kay Kian De Los Santos. Di ba ito yung pinaslang ho ng operasyon ho doon ho sa sinasabing abusadong polis ayan ho sa Caloocan City 2017, halos 4 years na ho nakalipas. Ibig sabihin, hindi pa rin ho na ipoprovide itong body cam. Kada meron ho mangyayaring insidente, di ba na pamamaril, na pagpas lang ho ng ating kapulisan, eh dito lang ho pinag-uusapan ho na kailangan gumamit o maglunsad na itong body cam. Na dapat dito, ito ho yung pinaglalaanan, pinoponduhan ng PNP, kumbaga mag-release ng pondo. At nung panahon ni Gilor, nabanggit ho natin kanina, kami ho yung nag-cover ho dyan sa QCPD. May binigay ho ang LGU, eh kaso nga, kumbaga hindi ho sapat na lahat eh magbigay ho, kumbaga mag-provide ng body cam. Dahil napakalaki ho kasi ng Quezon City, kumbaga dito ho sa NCR, ang QCPD ang pinakamalaki ho diyan. Dala, 'di ba nagre-request nga ho ang Caloocan, yung Caloocan Police Station, kumbaga gawin na ho ng Caloocan District of Police Office kasi napakalaki rin ho ng Caloocan, kumbaga halos boundary ho 'yan. Kaya ho yung pagtaas ho ng krimen ho diyan, kailangan ho talaga abay doble seguridad ang ating kapulisan. 5 + 6 + 4 = 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan,
isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya.